So ayan, may uod pala mga kakagreeners. Ayan oh, yung uod oh. Galaw-galaw pa. Greeners, kumusta? Kumusta mga ka-greeners? So, nandito tayo sa maisa ng aking asawa dahil ngayon ay ililibot ko kayo sa kanyang area. Yes, dahil minsan lang tayo makadalaw sa kanyang area at ngayon ay nagkataon na wala tayong trabaho, kaya ililibot ko kayo. So, bali itong maisa na ito ay nasa 1.5 months. Kawawa nga kasi napuno ng uod ang puno ng kanyang mais. Baka sa inyo ay may alam kung anong gamot ang pwedeng or kung anong medisina or anong fertilizers or anong tawag dyan yung pwede nating ipagamot sa mais na ito. So ganito ang kanyang hitsura. Nagiging ganito ang kanyang hitsura dahil sa laki ng naging pinsala ng pag-atake ng mga uod. Ang mga insekto na ito ay bigla na lamang dumating dito sa area. Maging ang mga katapat namin na nagtatanim din ng mga mais ay ganito rin ang nagiging hitsura ng kanilang mga maisan. Kitang-kita nyo naman sa mga dahon na butas-butas. Ayan o. So, laking pinsala talaga ng mga insekto na ito. So ganito ka tahimik dito sa area na ito mga ka-greeners. So ayan yung mga maisan niya. So hindi pantay yung pagtubo dahil sa dulot ng palaging ulan dito sa amin at saka sa pinsala ng mga insekto or ng mga uod na nakakain sa udlot ng mais. So makikita niyo mga ka-greeners, ayan. Yung mais, parang kinain ng baka, pero hindi, uod yung nakakain sa kanya. Ayan. Kaya tara, let's go mga ka-greeners sa pagpunta ng kanyang talungan. Ayun, takot tayo sa kalabaw. Uy!
Medyo malayo-layo pa mga ka-greeners. Hinihingal na ako. So ito yung tinatawag na sampinit dito sa amin mga ka-greeners. Kapag nadaanan mo ito at sumagit sa iyong balat, so talagang masusugatan ka dahil sa kanyang mga tinik. So kapag pupunta ka ng mong kagubatan, huwag kang lalapit dito dahil talagang matitinik ka. Masisira yung balat mo. Dati, talungan din yan. May nagre-rent din ng iba na pinsan ng aking asawa. Pinapabayaan na lang nila yung talong. Ayan o. Oh. Yung talong nila. So, ito yon dati. O, may bunga pa. Pinapabayaan nila dahil noong lumakas yung init, hindi na naagapan or hindi na kaya sa pagdidilig dahil walang tubig na pinagkukunan. So, malaki din ito na area. Ayan, may niyog din na kinukuha yung magkukopra. Ito yung mga niyog nila. At ito yung talungan ng aking asawa. Ayun. So, punta tayo ng malapitan mga ka-greeners. So, ang variety na talong na ito ay Calexto F1. So, ito yung bunga. Ayan oh, pwede na itong anihin dahil malaki na, isang dangkal. So ang haba, di ba mga ka-greeners? Ayun, umaambon. Sayang, hindi tayo makalibot ngayon ah. Dahil nga sa umaambon. So ang linis ng kanyang area. Ayun, yun yung asawa ko. Ito pa, meron pang mga ilang-ilang bunga na pwedeng makuha mamaya dahil magdadala tayo ng talong para sa tindahan ni Mamang. Ito. So, ipapakita ko sa inyo mamaya mga ka-greeners yung pag-harvest ng talong. Dahil sasali tayo sa pag-harvest ng talong. Uy, sayang. Oh, tingnan nyo mga ka-greeners. Nagkaroon ng uod. So, kukunin natin ito mga ka-greeners dahil pinsala na ito. Ayun. Ito. Nalanta at saka binahaya ng uod. Ay, sayang. Yung mga parang maitim, yan yung mga bunga ng talong. So, naka-harvest or naka-select na sila dito ng pangalawa. Yung unang harvest ay 5 kilos. At nung nakaraan ay 20 kilos. So ito yung mga bunga. Diba ang linis? Ang linis ng kanyang talungan. Ang gandang pagmasdan mga ka-greeners, diba? Sayang lang kasi umaambon. Ayun. So bale, nasa ilalim ito ng puno ng niyog. Ayun oh, kita nyo naman oh, yung ulan. Ulan na to, hindi na to ambon. So doon pa doon sa malayo, may talong pa doon. So kapag titigil na ang ulan mamaya mga ka-greeners, susubukan natin na sasama sa pag-harvest ng talong. So, makikita nyo yung mga dilaw. Ayan o, yung mga dilaw. Yung iba, binubunot yan. Dahil yung iba kasi, hindi yan namumunga. Uy, bakit? Ano nangyari dito? Tingnan nyo mga ka-greeners. Ayan o, nanamlay. Ano nangyari dito? Bakit nanamlay? Ayan, oh.
So, ito na yun mga ka-greeners yung talungan ng aking asawa. So, umuulan. Kaya hindi tayo makalibot ng maayos. Kaya pahinga muna tayo mga ka-greeners. Buti na lang mga ka-greeners ay may kunting, may maliit na barong-barong dito. Na pwede tayong magpatigil ng ulan dito. Yun. May bigas. May takuri. Ang liit ng takuri pag isang tao. So ganito ang buhay. So dito tayo sa may balong-balong dahil umuulan. Buti na lang may maliit na balong-balong dito. Kung kaya't magpatili tayo ng ulan. At buti na lang may upuan dito. So hindi tayo mahihirapan. Kapag titigil na yung ulan, mangunguha na tayo ng talong para dadalhin natin sa tindahan ni Mama. So tumigil na ang ulan mga ka-greeners at mangunguha na tayo ng talong. Samahan niyo ako mga ka-greeners oh, sa pangunguha natin ng talong. Tala. So bale, dito tayo magsisimula mga ka-greeners. Hanapan natin ng bunga yung talong para may madala tayo sa tindahan ni Mamang. Dahil tumigil na ang ulan, kaya dalian na natin ang pangunguha ng talong. Simula na mga ka-greeners. Bira ha, papapaw. Ha? Papapaw. Ha. Ayan, makikita nyo dyan na madali lang tayong nakarating sa dulo na kaunti ang naani dahil sa kaunti pa ang mga bunga sa plot na ito. Yan yung nakuha natin mga ka-greeners. So, punta pa tayo sa iba. So, titingnan natin ito mga ka-greeners. Kung bakit nananamlay ito. Ito, malambot. So, ayan. May uod pala mga ka-greeners. So, ito yung iniinda ng aking asawa dahil yung kanyang talong ay may mga uod. Ito. Sa pagkukuha ng talong mga ka-greeners, kahit walang gunting o kasanggapan na dala, sumadali lang. Ganito lang yun, no? Pa-upward. Ayan. Oh, ayan. So, yun lang kadali yung pag
bunot ng talong. Ayan mga ka-greeners, habang tayo ay nag-harvest ng mga talong, may nakikita tayong nananamla yung odlot ng talong. So, puputulin natin ito. Pag pinipisil-pisil natin ay malambot. At kapag pinutol natin, wala dyan, pero dito, cheese! May asong gala. So, ayan. Oh, kita nyo mga ka-greeners? Ayan o, may uod. So ito yung kadalasang iniinda ng aking asawa at namumroblema siya dahil nga sa kanyang tanim na talong, yung udlot ay nalamlay dahil sa kinain ng uod. So dito tayo banda, ito dito pa, mayroon pa o. Ayan o. Sayang, may dala na sana itong bulaklak na magiging bunga. At ang nangyari, ayan, pinamahaya ng uod. Oh, tingnan nyo, oh, ito. So, kailangan pugsain ito mga ka-greeners para hindi masira yung talong natin mga ka-greeners. Isa pa sa mga sakit ng talong ay kapag nagkaroon ng variegated na talong. Ito, nagiging variegated yung talong. Sa pagpatuloy ng pag-harvest natin mga ka-greeners, so dito naman tayo banda. Ayun, may pailan-ilan na bunga na pwede nang makuha mga ka-greeners. Ayan o, yung maitim-itim. Pero pipiliin lamang natin yung mga bunga na malalaki. At kung mapapansin yung mga ka-greeners, may bumagsak na bunga ng talong dahil sa pagkalanta. Ayan o. Tingnan nyo yung bunga ng talong. Dito banda. Ayan. Ayan o. Kukunin na lang natin ito kasi malaki na. Kahit na nasira siya mga ka-greeners, kailangan nang kunin para hindi dadapo sa iba. Ayun. So, pipiliin lamang natin mga So, bali mga ka-greeners, pinipili lamang natin yung mga malalaking bunga. Yung iba, iniiwan na natin. Ayan. Kapag ganito talaga yung itsura ng talong, yung udlot yung inaatake ng uod, nakakapanglumo mga ka-greeners. Dahil dito nagsisimula na magkaroon ng bulaklak na magiging bunga. So kapag ganito talaga mga ka-greeners, dapat agapan na kaagad para hindi dadapo sa iba pang udlot. So unti-unti lang yung mga bunga dahil dalawang buwan pa lamang ito mga ka-greeners. Sa dalawang buwan ay may paunti-unti ng maaani. Ganito kababa ang puno ng Calyx 2. So yung bunga niya ay lumapo sa lupa at yung bunga niya ay saktong-sakto na pang-export. Ayan yung asawa ko, hinahanap niya yung mga nananamlay na mga udlot para pisilin at mahanap yung mga uod. Ito. At tingnan niyo mga ka-greeners, yung talong oh. May uod. Ayan. Daming uod.
Brani pa. So ganito kadami yung nakuha natin mga ka-brainers. So tamang-tama na yan para sa tindahan ni Mamang. Kaya libot muna tayo doon. So titingnan natin yung iba pang bunga-bunga ng talong. Medyo hinihingal ako ah. Hirap talaga kapag walang exercise mga ka-greeners. Ang daling hingalin. So, tara libot ko kayo mga ka-greeners sa talungan ni Abby. Yan. Yan yung talong sa ilalim ng mga puno ng niyog. So, titingnan natin ito mga ka-greeners. Yan, pisilin natin kung anong nandito. Anong meron dito. Bakit? Ayan. Kaya pala. Ang laking pinsala nito mga ka-greeners. Ayan oh, yung uod oh. Oo, oo, oo. Gumagalaw-galaw pa. Yan oh, namamahay yung uod mga ka-greeners. Kaya pala nananamla yung talong ito. Pag pinipisil natin, malambot. Dahil may lamang uod. Ayan oh. Pinabahaya ng uod. Masaya na sana tayo mga ka-greeners dahil may nakikita na tayong bunga ng ating mga talong. Kaya lang yung mga uod namiminsala sa ating tanim na talong. Ayan oh. Kawawang talong. Kukunin natin ito at itapon sa malayo. So ayan mga ka-greeners at tatapos na din natin yung pangunguha ng talong dahil konti lang yung ating kinukuha para sa tindahan ni Mamang. So ngayon tutulong naman tayo sa ating asawa para hanapin yung mga udlot na nananamlay kasi binabahaya ng uod. Kayo ba mga ka-greeners, may alam ba kayo kung anong medisina ang dapat nating ilagay sa mga talong na nagkaroon ng ganyang pinsala na yung kanyang mga laman or kanyang mga bunga ay inuuod at saka yung udlot ay inuuod. Please comment down below mga ka-greeners para malaman naman namin yung dapat namin gawin sa ganitong sakit. Pero bago ang lahat, tutulong muna tayo mga ka-greeners na stay tuned lang mga ka-greeners dahil mamaya pupunta din tayo sa kalabasa, kalabasaan o sa tanim na kalabasa ng aking asawa. So titingnan natin kung ano na ang estado ng kanyang kalabasa. Pero ngayon, gaya ng sabi ko, tutulong muna tayo. Tingnan nyo yung asawa ko, yan yung ginagawa niya, hinahanap niya yung mga udlot na nananamlay para titingnan kung marami bang uod ang nakapinsala. So gaya ng kanyang ginagawa ay susundin natin. So sana ganito yung udlot ng mga talong natin, no? Ang ganda, no? Ang ganda ng kanyang pagkaudlot. Pero dito, ayun, may barigitid na talong. Saan lang kayo nakikita ng barigitid na talong? E dito lang, sa tanim namin na talong. Nakakatawa. Pero nakakalungkot. Dahil yung pinsalang dulot ng mga uod. Ito. Ito. Yan. Yan. Sa mga may tanim na talong, please comment your ideas mga ka-greeners, mga kapwa ko magsasaka or ka-farmers. Comment naman sa inyo or share your ideas kung paano natin mapupugsa yung mga uod sa ating mga tanim na talong. Our time is, uy, tanghalian na pala mga ka-greeners, malapit ng mag-12. So, uwi muna kami mga ka-greeners.
hindi ko yan mauubos lahat na hanapan yung mga udlot. Pag nalagay na laya dito oh. Tingnan natin mga ka-greeners ay ha. Yung sakit ng talong. So, ito yon. Ayan oh. Nananamlay dahil siguro may uod yan sa stem nito. So kapag ganito yung mga talong, binubunot yan mga ka-greeners. So ayun mga ka-greeners, dahil hindi natin malilibot lahat ng talungan dahil 11:45 na at nagugutom na tayo. So kailangan natin pumunta doon sa kubo para mananghalian. At pagkatapos ng mananghalian, kapag hindi uulan, ay pupuntahan natin yung kabilang area na tinataniman ng kalabasa. So, uwi muna tayo mga greeners dahil gutom na ako. So, dun banda, meron pang talungan. Kaya lang, yung oras natin ay limitado. Ayan oh, may parating na ulan. Kaya bilisan na natin ang yung pagbalik sa kubo para hindi tayo mabasa ng ulan. Yun, binubuhat na ng aking asawa yung kinukuha natin na talong. So, ayan yung kalabasaan mga ka-greeners. So, aakyat tayo ng paunti dyan. So ayan yung mga kalabasa mga ka-greeners, puno ng kalabasa na hindi pa masyadong makikita dahil hindi pa yumayabong yung ating kalabasa. Ito yung dahon niya. Yun. Sana pag-harvest dito mga ka-greeners ay makabalik tayo. So ayan mga ka-greeners, umaulan na naman. Sayang hindi natin malilibot lahat dahil uy, lumalakas na yung hangin at ulan. Ayun. So, wala pa naman tayo masyadong makikita. Takbo na. Takbo na tayo mga ka-. Ayan, kung naalala nyo noon, maisan din ito. Nung nag-harvest tayo, dito din yon. Pero, hindi na ito yellow, kundi puti. Ibang variety na naman ang itinatanim ng aking asawa. Sa pangalawang pagkakataon, babalik na naman tayo doon sa kalabasaan. Dahil tumigil na yung ulan, so babalik na tayo. So doon tayo kanina. At ngayon balik na naman dahil wala nang ulan. Doon tayo nakapunta kanina. Kaso umulan. So doon naman tayo sa kabila. Dahil sabi ng asawa ko, ito ay huli kaysa doon sa kabila dahil doon yung una niyang itinatanim.
So dito, nandito na tayo sa sinasabi ng aking asawa na ito yung unang itinatanim at may makikita na tayong mga bunga. Sana ay hindi yan malalaglag sa ulan. Sana ay tuloy-tuloy lang yan. Ayan, at may makikita tayo dito na mga kaladyum. Ito yun mga ka-greeners oh. Nung kasagsagan ng pandemic, maraming nagtatanim ng kaladyum. Pero ngayon, wala na. So pupuntahan natin doon. Titingnan natin kung may mga namumulaklak na ba. Or yung may mga bunga na. So dati, gatam naman ito ng aking asawa ng... So ayan, hindi pa natin masyadong makikita dahil hindi pa lumalago yung kalabasa na itinatanim ng aking asawa. At dito banda, ayan mga ka-greeners, may makikita tayong tumubo na sili. Yan oh, ang hitik ng bunga. Wow! Buti na lang may sili dito. Mahal pa naman ang kilaw ng sili. Diba napakagandang tingnan mga ka-greeners? Napaka-green ng kanyang mga dahon. So, ayan. Ayan yung mga tanim na kalabasa. Ang pagtatanim ng kalabasa ay yung distansya niya. Bale, 1 metro. Bawat isa. So, ayan yung layo nila, dyan yung isa, at yan yung isa. So, hindi masyadong dikit yung pagtatanim para may chance na yumabong ng gusto yung tanim na kalabasa. Ayan, may puno ng mga niyog din. Minsan, kapag nauuhaw tayo, nagre-request tayo na iinom ng mga buko. Yun yung mga buko. At tingnan nyo, ito parang nasisira ito ng ulan kasi naninilaw yung bunga. So, yan yung mga tanim ng aking asawa. Gustuhan niyo ang ganitong content ay huwag kalimutang mag-like at subscribe at paki-hit the bell button para updated kayo sa mga panibagong videos na ibabahagi ko. So dito nagtatapos ang paglilibot natin sa taniman ng aking asawa. Hanggang sa muling pagkikita, God bless and happy gardening!